Ilang araw lamang nga po ang nakakalipas mula nang malaglag ang Brooklyn Nets sa playoffs ay meron na naman nga daw silang hindi pinagkakasunduan ng kanilang superstar na si Kyrie Irving. Yan nga ang ating unang balita na pag-uusapan ngayon dito na sasabayan ko na rin ang paraan para makuha nga po ng Golden State Warriors si Kai Soto at ang balitang pagbabalik ni Alex Caruso sa Los Angeles Lakers. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Alam naman nga po ninyo mga idol na hindi nga po kontrolado ng Brooklyn Nets ang kanilang superstar na si Kyrie Irving, gayong ginagawa nga po nito ang lahat ng kanyang gustong gawin. At isa nga po ito sa mga naging problema ng kanilang kupunan ngayong taon matapos hindi ito makapaglaro ng ilang buwan sa kanilang lineup. Inamin na rin naman nga po ni Kyrie Irving na isa siya sa mga naging distraction sa pagkuha nila ng kampeonato. Kaya di na nga po nakapagtataka pa kung bakit marami na sa ating mga NBA expert ang pinapayuhan na ang mismong Brooklyn Nets na i-trade na lamang ito papunta sa ibang kupunan. Ngunit sinabi na rin naman nga po mismo ni Kyrie Irving sa media na kukuha siya ng bagong kontrata ngayong off-season. Kaya mananatili pa nga siya sa kanilang team ng mas matagal. Ngunit sa kasamaang palad, nagkakaroon na naman nga sila dito ng problema gayong hindi nga daw po nagkakasundo si Kyrie Irving at ang Brooklyn Nets patungkol sa kung gaano kalaki ang kanyang kukunin bagong kontrata. Ayon nga po sa iniulat na balita, gusto nga daw po ni Irving na kumuha ng 5-year $248 million, subalit ang gusto lamang nga pong ibigay sa kanya ng Nets ay isang 4-year deal na kagaya nga po ni Kevin Durant. Kaya dito na nga po nagsisimulang magka-problema na naman ang Nets sa kanilang superstar na si Kyrie Irving at maaaring ang ito pang maging rason para i-trade na lamang siya ng kanilang kupunan. Samantala, pumunta naman tayo dito sa ating pangalawang storya na pag-uusapan sa kung papaano nga ba posibleng makuha ng Golden State Warriors ang ating kababayan na si Kai Soto. Bali, binigla nga po ni Kai Soto ang lahat ng kanyang mga fans ngayong araw matapos niyang sabihin at magpahabol na opisyal na siyang papasok sa darting na 2022 NBA Draft. Kung inyo nga pong matatandaan na naibalita ko nga po mga idol noong nakaraang araw na hindi nga po nakasama ang pangalan ni Kai Soto sa listahan ng mga batang player na papasok sa liga ngayong taon. Kaya laking gulat na lamang nga po ng kanyang mga fans, syempre at ako na rin sa kanyang naging post sa social media. Kaya simula nga po ngayong araw ay malaking katanungan na nga po sa kung saan kupunan siya mapapapunta. Well, sinabi rin naman nga po noon ni Kai Soto na gusto niyang maglaro sa championship team ng Golden State Warriors. Bagay rin naman nga siya dito, gayong nangangailangan naman nga sila ng isang legit na sentro gaya ni Kai Soto. Ngunit, ang tanong, paano rin naman nga ba kaya ito mangyayari? Para nga po sa inyong kaalaman mga idol, projected second round pick nga po ang ating kababayan na si Kai Soto, kaya isa nga siya sa mga pwedeng pagpilian ng Warriors sa kanilang makukuhang 58th at 57th overall pick sa second round ng 2022 NBA Draft. Pero syempre, bago nga ito mangyari, kailangan muna nga pong ma-impress ni Kai Soto ang prangkisa ng mga scouts ng Golden State Warriors. Habang dumiretso naman tayo dito sa ating huling storya sa balitang pagbabalik nga po ni Alex Caruso sa Los Angeles Lakers. Hindi nga po naging maganda ang pagtatapos ng unang taon ni Alex Caruso sa Chicago Bulls, gayong bukod nga po sa pagkalaglag nila sa first round pa lang ng playoffs sa mga kamay ng ating defending champions na Milwaukee Bucks, ay may iniinda rin naman nga siya ngayong injury na siyang rason bakit hindi siya nakapaglaro sa kanilang Game 5. At kasabay nga po ng pagkalaglag ng kanyang team ay umugong na naman nga po ang kanyang pagbabalik sa Lakers, gayong nagsisisi na nga ito sa ginawa nila sa kanya last off-season. Malino na nga daw po na kailangan ng Lakers ang kanyang presensya at depensa sa loob ng court. Ngunit kahit anuman nga pong pagkukumbinsing gawin ng kanilang mga fans at ng kanilang front office ay hindi na rin naman nga ito magbabalik sa kanilang lineup, gayong meron pa nga itong kasalukuyang kontrata na kailangan niyang tapusin sa Chicago Bulls. Isa pa, malaki nga po ang naitutulong nito sa Bulls ngayong season, kaya wala nga silang balak na ipamigay ito ngayong off-season.
Yun lang, mga idol, ang ating unang video at syempre latest na balita na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa mga nangyayari sa liga. I-follow, bisitahin nyo na ang ating Facebook page dahil meron din tayong mga ina-upload na mga NBA balita doon. Shoutout sa lahat! Maraming salamat po sa panonood ninyo.